Okay, thank you for that question. Thank you. Talagang sigura talaga ni Ma'am mo para hindi niya makalimutan. Sige. So, meron po ba dito mga questions? Kayo naman. Kayo naman dyan. Sige, Sir TJ, what's your question? With regards from down po sa may G6PD na bata, G6PD, makakatulong daw po ba ang 5 years sa mga batang may G6PD? 1 year old and 9 months. Habang pinagiging panela dyan, yung mga nanonood sa atin can still ask their questions. Just send your questions to text number 0921-296-0000. Again, 0921-296-0000, and we will entertain your questions either now or we will answer it after the show. After the show, after the lecture. Ayan, yung bawal ang soya, na-detect yan ng newborn screening. So, meron siyang mga bawal sa inan or may mga allergy ba yun? Hindi. So, parang gano'n, bawal sa kanya yung mga soya, toyo, tokwa, yung mga beans, gano'n. So, na-detect yun daw ng newborn screening. Okay. Ano tanong nga daw? Anong tanong nga? Kung makakatulong daw ba yung Moringa Pure Plus Johnson? Well, I can answer that in several ways, no? Una, kung bawal sa kanya ang soya, bawal sa kanya yung some other foods. Hindi naman natin kailangan pilitin. Diba, he can still go through life without tokwa, without taho. Diba? Without soybeans, without toyo. Kung hindi naman natin kailangan pilitin. Diba, kung mas maganda na yung mas malayo tayo sa sakit or possible complications. Halimbawa, isang tao may lactose intolerance. Ibig sabihin, hindi siya pwede uminom ng gatas. So, kung mo pilitin uminom ng gatas, diba? Yung ano nga, prevention is better than the cure, no? Okay, that's number one. Number two, wala pa tayo sufficient studies if Moringa olivera can actually have a direct effect on that. What I know is, kasi yan eh, nagkakaroon siya ng parang allergic reaction once it is ingested, diba? Nagre-react ang kanyang immune system. Nagkakaroon siya allergic reaction once that is taken in the body. What we know is, Moringa olivera has antihistaminic effect. Okay? Nakatulong siya makontrol yung allergic reaction. Kaya nga, this is good for asthma. This is good for allergic rhinitis. Wala tayong specific na study for that. But if you want, you can give it a try. But the patient, the child's only 1 year, 9 months old, no? Para pag-experimentuhan mo. Pag malaki-laki na siya, di ba? Kasi hindi naman urgent na kailangan niya kumain ng tokwa at taho at toyo sa ngayon. Pag malaki-laki na siya, pag gusto na niya taho, sa inigin mo po rin daw ni Sarah. Thank you very much for that question. Ngayon, meron naman po dito, sir. Binulong niya sa akin. Sir Jerry, come on. So, by the way, I don't know how to speak English, but now, kasi kumukuti na po si English. So, but my question is, Moringa Pure Plus is to prove this traditional IQ, right? Ang ganda na question niya, di ba? Kung nakakatulong daw po ba ang Moringa Pure Plus sa pagpatalino? No, itong padagdag ng IQ para sa inyo, sir. First of all, hindi ko sabihin na mataas ang IQ ay mas magaling yung tao. May sarili lang siyang kakayanan. Hindi ko sabihin na isang IQ ay 130, mas magaling siya sa isang 110 na IQ. May kanya-kanya lang siya kagalingan. Halimbawa, isa, magaling mag-basketball, ikaw hindi. Mas magaling pa siyang tao kaysa sa'yo? Hindi naman. May skill lang siya na kaya niya. Like ako, pag may nakita ko mga puzzles or configuration, para sa akin, ganun lang siya. But it doesn't make me a better person than you or anybody else. Pare-parehas lang tayo, no? Pero maaaring makatulong ang Moringa Pure Plus sa pagpapatalino ng isang bata or even ng adult. Paano? Simulan ko sa curcumin. Simulan ko sa curcumin, ha? Curcumin was found, no, sa mga laboratory and clinical tests to be able to reverse even damages in the nerves. Okay? Sa mga nerves natin. Una-una, sa brain natin o sa spinal column natin, no?
tsaka nerves all throughout the body, it can even reverse nerve damage. Halimbawa, Alzheimer, when it's damaged, dun sa nerves. Okay? So yan ay nare-reverse ng curcumin, which is the active ingredient in tiger. At kanina, nakita natin dito na ng Moringa olivera, based on experiment, can regulate monoamines in the brain. At kapag yun ay na-regulate, na-prevent yung pag-progress ng Alzheimer's disease, at ito ay nakakatulong sa memory processes. So kapag nag-improve ang memory mo, proper functioning ang brain mo, don't we call it mas matalino siya? Dahil yung pinag-usapan ngayon, bukas maaalala niya, yung kanyang ability to analyze, ability to make the right decisions or the right choices, no? Based on kanyang mabinasa, ay mag-improve with Moringa olivera based on what we discussed earlier. Haluan pa ng curcumin, which can even reverse damages to the nerves. So, Moringa olivera plus 5-Cure, Moringa Cure Plus, makakatulong sa anak mo din. Ipag-asa na. Stories about yan eh. Yung mga distributors, pinapainam nila sa anak nila, at impressively, nagiging valedictorian or kaya top 1 yung mga anak nila. So why not try, di ba? Kasi lahat ng nutrients nandyan. Okay, welcome to ang mga questions or mga testimonials na gusto nyo i-share. So, Jerry. Ito testimony na rin, Jera, no? Kasi yung Moringa Cure Plus, English, I don't know how to speak English, but I started. Oh, okay. So, would you feel comersante? May hasit parta lang mo nila. May guy tell them? So, natry ko kasi sir sa aking two kids, no? Kasi, hindi naman ganun kami katasa ang IQ namin ng aming mag-asawa. Pero, na-prove ko doon sa dalawa kong kids ngayon na high school. Nami-maintain nila, kasama sila sa top 10 ngayon, kaya scholar sila because of Moringa Plus. Ay, marami ko. So, lahat na nakikinig sa atin, ha? Thank you. Pwede nyo magagamit siya. At, pwede nyo gusto kong batiin, ano, yung anak ng ating mega sari sa Davao City Center. Last year, nagpunta, last year, no, two, three months ago, nagpunta sila sa Manila para sa national, if I'm not mistaken, national oratorical competition na kung saan siya ay nag-champion. Yeah. In our distributor. Thank you very much. Dito naman Sai. Nako, ma'am. Sige. Okay, ako naman, kinanay. Palakpak naman kayo dyan. Kinanay, hindi ko sa kita taulan. Okay. Lito, wala. Pagpanaw ka ron. Yan ako. Ang aking ito, testimony niya. Kanina, lagi tayo nagtatanong kung anong epekto. Ako talaga yung magtatagalog para maunawaan sa pariyo ko. Na hindi nakatapos ng kolehiyo, pero nakatapos din tawa ng Diyos. Okay, ang katanungan noon, anong epekto? Sa akin, testimony na. Ako ay may isang pasyente na tumabog na ang kanyang goiter, binigyan ko ng 4 na Moringa Cure Plus, aking ininalo sa manigamgam na tubig dahil naghingalo na siya sa hospital. Patago, dahil baka uli ng doktor. Sawa ng Diyos, magaling na po ngayon ang aking pasyente. Hindi lang siya matalino, magaling na magaling na siya magtungkol. Okay, yan ang katutunan ng siya Moringa Cure Plus. Takin salamat. Again, turing mag-text pa yung ating mga nanood na kasama natin sa online. 0921-296-0000 for their question. Okay, I believe there's a question here, see Ed? Ah, sir, gusto ko lang pong itanong kung ano ang best product natin para dun sa sakit na leukemia. Leukemia. Meron siya sakit, leukemia, no? Okay. Ano ang product natin that will directly have an effect dun sa leukemia? Five-Cure. Okay? Pinapatay na yung mga leukemia cells. Automatic papatayin yan. Meron siyang cytotoxic effect, lalasunin niya yung leukemia cells without injuring the other cells, the normal cells. But since siya ay may leukemia, ano kaya ang kanyang nararamdaman ngayon? Mahina? Magkala ba? Malusog? Masigla? Okay. So anong i-recommend ninyo instead of just 5-Cure? Moringa Cure Plus. Okay, sir? At
correct yung mga effect sa kanya is by fewer. Pero we would go one step farther, no? One step farther, which is itong Morita Pure Plus, bibigay natin. Okay. Ayun. Thank you very much. So, meron pa ba dito? Si Sir. Ay, si Sir may testimony. Tapos sunod si Ma'am. Itong sa akin, sir, ay testimony naman ito, ano? Sa, kwan ito? Sa Batangas. San Nicolas, Batangas, Barangay Bangin. Yan. 35 years old, ang pangalan nito ay si Mariel de Rojas. Mayroon siyang breast cancer at 6 times siyang na-chemo since 2007. Yung pasyenteng ito ay hindi naman nakakabangon, binubuhat na lang siya. Pero nung nakagamit ng ating Moringa Pure Plus, grabe, nung Sunday, meron kaming seminar doon sa kanilang lugar, umatint ang pasyenteng ito at umiiyak at testimony na napakahusay nung product natin. Imagine, umiinom lang siya ng 2 capsules ng Moringa per day. Hindi niya pa naubos yung 2 butter. Tapos nakalakad na siya. At tuwan-tuwa yung mga kapitbahay niya dahil nung nakita siya, matagal na yung nakalabas, ay nakalabas na. Tapos yung bubol niya dito malaki sa part ng ulo niya, sa may noo, totally nawala. Yun. Napakaganda na rin niya sa San Nicolas. Salamat, Albert, sa iyong nature. And I believe we will be going to Lemery on, when is that? June 28th. And I hope that I will be able to meet that person. Okay? Yeah, thank you very much. Tapos dito naman, si Ma'am Teresita, kakarating na. Ano ko lang po, sir, kasi yung kaibigan ko, nabi siya nagkakaroon ng ear infection. Tapos antibiotics, tapos gagaling, tapos ulit na naman. Ano yung dapat ko i-recommend sa kanya? Ano po ba sabi ng kanyang ENT? Basta pinabibigyan lang siya ng antibiotics. Tapos inilang siya, tapos mawawala. After mga 1 month, babalik na naman. Babalik na naman. Sino po ba sa atin dito ang familiar, palagi nagpupunta sa manggagamot? Diba? Marami naman sa atin nagpupunta sa doktor. Pag nagpunta ka sa doktor at hindi ka binigyan ng gamot, ano pa kailang gamot? Parang, ano ba doktor ko? Hindi ba lang ako binigyan ng gamot? Yung meron ako mga anak, nung maliliit pa dati, sila Rigel, sila Rigo, sila Erica, palagi kami nagpupunta sa kanilang pediatrician, parang regular check-up. Tapos lahat ng immunization, papagawa, o sige na kami lang, sige. Isang araw, lahat ng immunization nila, nagawa, wala silang sakit, kahit ano, nagpunta kami. Kasi nag-iisip po, doktor, teka, baka naman sumama ang loob ng ito, babayan sila ng check-up, wala ko bibigay, check-up, combat rin na lang, binigay niya, hindi ko lang po sinisiraan mo, doktor, sapagkat marami ba, wala, kung wala sila, hindi tayo tatagal ng ganito. Kaya lang po, nakasanayan ng doktor ang magbibigay ng gamot. At nakasanayan nating mga pasyente ang binibigyan tayo ng gamot pag nagpakonsulta. If not, dismayado pa tayo sa doktor. Anong doktor niya? Wala naman yung reseta. Kaya wala naman yung reseta sa mga anak ko. Walang sakit. Kung patring na lang. Parang lang ano, may simple yung magpunta namin doon. Ano? So, ganyan. Kapag merong infection, punta siya sa isang doktor, normal sabi ng doktor, bigyan ng antibiotic. Okay? After mo sabihin siya, bigyan siya ng gamot na 3 days, 5 days, inom siya. Tayo mga Pilipino, kapag gumaling, usually hindi naman tayo bumabalik sa doktor, di ba? Sabi, no? Ah, okay na to, baling na ako, okay na. Minsan nga, kahit sabihin, 7 days ang gamot, 4 days, nawala na yung sakit, hindi na natin natapos, di ba? Nagtitipid tayo. Doon po nagsisimula ang isang malaking problema. Dahil ito, bacteria sa katawan natin, kailangan papatayin. Umiinom ng anti-bacteria o antibiotics, no? Umiinom. So, kailangan lalasunin sila. Pag sinabi ng doktor na 5 o 7 araw bago mamatay yan at sigurado tapos na sila. Kung 4 na araw mo pa naman ininom yan o 5 araw, ininom pa. Parang ginera mo ng ginera na gagawin, hina na sila. Pagkatapos doon, uy, hindi kami namatay. Nagkakaroon sila ng resistance sa antibiotics. So, next time, mas malakas na sila. Balik ka naman after 1 month or 2 months, bigyan ka ng antibiotics.
hindi na naman tinapos. Or, maaaring